Masakit man sabihin na marahil marami sa atin ang tanging alam lang ay ang tumanggap ng 13-month pay, pero di alam kung kailan at paano nagsimula ang pagbibigay ng 13-month pay. Paano nga ba at kailan nga ba nagsimula ang pagbibigay ng 13-month pay? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! December 16, 1975. Nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree No. 851 o ang 13-month pay law, isinabay ang pagbibigay ng 13-month pay sa buwan ng Kapaskuhan upang mabigyan ng pagkakataon ng bawat manggagawa sa atin na mapaghandaan ang darating na Pasko at bagong taon. Action din ito ng pamahalaan matapos bigong mabigyan ng Kongreso ang mga manggagawa ng aumento sa sahod. Maaari rin namang ibigay ng mga employer ang unang kalahati ng 13-month pay sa pagbubukas ng klase sa paaralan. Sa pagpasok ng Administrasyong Cory Aquino, binigyan ang lahat ng rank and field employees ng pribadong sektor magkano man ang kanilang sahod kada buwan ng 13-month pay. Ito ay sa bisa ng Memorandum Order No. 28 na nilagdaan ni Pangulong Cory Aquino noong August 13, 1986. Isinama na rin ang public sector sa Christmas bonus ng lagdaan ang Republic Act No. 6686 noong December 14, 1988. Ang 13-month pay ay sinasabing konsepto ng mambabatas mula sa Negros na si Zoilo de la Cruz Jr., ang binansagang the father of 13-month pay. Si de la Cruz ay ang pangulo ng National Congress of Unions in the Sugar Industry in the Philippines. Ang 13-month pay ay katumbas ng 1/12 ng basic salary na kinikita ng isang empleyado sa buong taon. Ang basic salary ay ang kinikita o earnings na natatanggap ng mga manggagawa mula sa kanilang mga employer kapalit ng kanilang serbisyong ipinagkakaloob. Hindi kasama sa basic salary ang cost of living allowance, profit sharing payment, cash equivalent na mga di nagamit na vacation leave at sick leave, overtime pay, premium pay, night shift differential pay, holiday pay, at anumang allowance at monetary benefits na natatanggap ng empleyado na hindi bahagi ng kanyang regular o basic salary. Napakalaking tulong talaga ng 13-month pay. Hindi mapagkakaila na ito ang pinaka-inaabangan ng mga manggagawang Pilipino tuwing sasapit ang buwan ng Kapaskuhan.